Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Got my money on my mind, I'm working to get paid. I work from home all the time, yeah you can say 24-7, I'm ready to persuade. Gotta seal that deal, so I'm sending those files, no matter how big, cause giving my best is always my gig. From dress back to shoes, I'm the shopping queen. Add your card fast, living the dream, I got the whole world in the palm of my hand, with the fastest speeds from my home broadband. Gotta push, gotta play, gotta smash, gotta win. Gonna conquer the world with my best, full gear on, now where's the next quest? Every beat, every bop, every step of the way, I'm working my way to be on top. Stream the dream every day, I get the feeling every time I flex my moves, there's no delay. Now up to 10,000 Mbps, VLDG home fiber, still the country's fastest broadband. Now that's our home and fastest mode. Araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Finally, I found my perfect match. The one that meets my lifestyle, my needs, and my goals in life. Here at Veterans Bank, you don't have to worry about your money. Dahil ang Veterans Bank, maaasahan. Sa Veterans Bank, ikaw ang laging una. Yan ang bankong may puso. Malalapitan. Dito na tayo. This is Bobby De Ocampo for Veterans Bank, a bank with a heart for every Filipino. Terms and conditions apply. Member PDIC and BancNet. Veterans Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Okay, I can see the target. Okay. We are your Air Force. 75 years in existence. You may have heard our stories. Fighter planes, guided missiles, smart bombs, drones, helicopters. There is no such thing as a day without air operations. We watch our skies because of you. Your support brings us to the edge. It is the engine that pushes us to the limits.
We are in your service. We pledge to fulfill our duties, and if necessary, pay the ultimate price. This is your Philippine Air Force. We protect the Filipino people. We protect the Philippine skies. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Isang produktibong Martes po sa inyo, mga kamanggagawa. Ako po si Team Laderas, ang makakasama nyo upang talakayin ang mga napapanahong balita at magagandang impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Magandang Martes din po sa ating mga kamanggagawang nakikinig sa kanilang mga radio via the Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz, pati na rin sa ating mga kamanggagawa sa iba't ibang sulok ng bansa na nanonood ng ating live stream via the AFP Radio and the Department of Labor and Employment official Facebook pages. I-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating episode para mas marami pang mga kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Isa na namang napapanahon na topic ang hatid namin sa inyo ngayong umaga, mga kamanggagawa. Dahil nga ikinokonsidera ng karamihan sa atin na ang panahong ito ay buwan ng ilan sa maraming declared holidays sa bansa, ating pag-uusapan ang panuntunan sa pagpabayad ng tinatawag na holiday pay. Kaya mga kamanggagawa, tumutok lamang po kayo sa ating episode ngayong umaga dahil pag-uusapan natin yan maya-maya lamang kasama si Director Alvin Corada ng Bureau of Working Conditions o BWC sa ating Dole in Focus segment. Pero bago yan, pag-good news muna tayo. Good news mula sa Ilocos Region. Dole Region 1, pinatatag ang ugnayan sa PNP upang maabot ang malalayong komunidad. Higit pa ang pinagtibay ng Department of Labor and Employment, Regional Office 1, sa pangungunan ni Regional Director Ezequiel Ronnie Guzman, ang matibay ng ugnayan nito sa Philippine National Police, La Union Police Provincial Office o PNP Lupo upang mapalapit ang serbisyo ng kagawaran sa malalayo at may hirap na komunidad. Sa kanyang mensahe sa isinagawang paglalagda ng Memorandum of Agreement at Labor Education Seminar para sa mga tauhan ng Lupo kamakailan, muling binigyang diin ni RD Guzman ang pagsulong ni Secretary Bienvenido Laguesma upang matiyak na ang mga programa at serbisyo ng kagawaran ay makararating sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIA. Ayon kay RD Guzman, sa pamamagitan nito, makikita ang pagpasok ng mahalagang tulong ng PNP. Kahit noon pa man ay kinikilala na ng Dole na malaki ang maitutulong ng mga partner nito mula sa mga uniformed service personnel sa maayos na paghahatid ng tulong sa mga disadvantaged at may mga mababang kita ng mga manggagawa sa mga barangay na mahirap magparating ng kinakailangang tulong o serbisyo.
binigyang diin naman ni La Union Police Provincial Director Colonel Lambert Suerte na laging nakahanda ang PNP upang tulungan ng DOLE sa pagtataguyod ng mandato nito sa social protection para sa mga vulnerable na manggagawa. Sa nilagdaang Memorandum of Agreement, formal na nakipag-ugnayan ang dalawang ahensya sa pagpapatupad ng mga pangunahing programa nito, particular ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program at DOLE Integrated Livelihood Program o ang DILIP. Ang mga naturang programa ay nakatakdang ipatupad sa lahat ng 20 component local government units ng La Union. Ang interagency partnership ay alinsunod sa patuloy na whole of government approach na pamamaraan upang wakasan ang local na komunistang armadong alitan o yung tinatawag na Ending Local Communist Armed Conflict o LCAP. Good news naman tayo mula sa Cagayan Region. Mahigit 61,000 na aplikante na ilagay sa trabaho ng DOLE Region 2. Nasa 61,169 job applicants ang nakakuha ng trabaho hanggang 30 ng Nobyembre ng kasalukuyang taon sa Cagayan Valley Region ayon sa ulat ng DOLE Regional Office 2 sa ginanap na dalawang araw na Public Employment Service Office Year-End Performance Assessment at Capacity Building Training sa Cagayan City, Isabela, Camacailan. Ang bilang na ito ay kumakatawan sa 95.25% placement rate sa loob ng kabuuang 64,220 na inirefer for placement na higit na mataas kaysa target nitong 80% para sa kasalukuyang taon. Itinalagay ni DOLE Cagayan Regional Director Joel Gonzalez na ang mataas na bilang na ito sa suporta at kooperasyon ng mga peso sa rehiyon. Ang peso ay isang palagiang katuwang ng DOLE sa pagpapatupad ng employment facilitation services para sa mga aplikante sa Cagayan Valley Region. Sa ginanap na awarding ceremony para sa mga natatanging peso sa rehiyon, sinabi ni RD Gonzalez na mga peso at ang DOLE ay inilagay sa kani-kanilang pwesto dahil sa kanilang kakayahang hawakan ang mga demand at responsibilidad na hinihingi ng kanilang trabaho. Samantala, hinamon naman ni Assistant Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr. ang mga peso na ipagpatuloy ang magandang gawain na kanilang sinimulan upang matugunan ang mga pagbabago ng mga pangangailangan ng mga kliyenteng pinaglilingkuran ng DOLE at ng mga peso. Kasama sa nasabing bilang, ang kabuuang 10,389 na mga benepisyaryong natulungan sa ilalim ng Government Internship Program o GIP at ang halagang 158.6 million na disbursed, gayon din ang nasa 8,094 na mga benepisyaryong tinulungan sa pamamagitan ng Special Program for Employment of Students, SPES, at 32.2 million pesos na pondong na-disperse. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Peso Managers Association of Cagayan Valley, outgoing President Jeffrey Salmon, ang pangangailangan ng mga miyembro ng asosasyon na ipagpatuloy ang mga gawaing sinimulan ngayong taon upang makapagtapos ng matatag ang bawat peso. Pumunta naman tayo sa good news sa SOC Sergeant. DOLE 12, sinuri ang Bukidnon sap sugar industry. Nagsagawa ng benchmarking ang Department of Labor and Employment, Regional Office Number 12, sa kapuri-puring pagpapatupad ng Social Amelioration Program o ng SAP ng DOLE Regional Office 10, particular na ang Bukidnon Provincial Field Office Camacailan. Sinabi ni DOLE Northern Mindanao Regional Director Albert Butib na ininungkahi ni DOLE SOC Sergeant Regional Director at District Tripartite Council Chairperson Raimundo Agravante na gayahin ang mga pinakamahusay na kasanayan
para sa pagpapalakas ng industriya ng asukal sa kanilang rehiyon. Ayon kay Director Gutib, binisita ng grupo ang mga sugar mill ng Crystal Sugar Company Incorporated at Busco Sugar Milling Company Incorporated, gayon din ang Sugar Workers Livelihood Training Center kung saan naroon ang opisina ng Bukidnon Provincial Field Office. Iniharap ni Gutib ang kasaysayan sa paglalagay ng gusali ng Sugar Workers Livelihood Training Center sa lalawigan, gayon din ang napapanahong estratehiya sa pagpoproseso ng mga claim ng sugar workers sa maternity at death benefits ng mga ito. Ayon kay Agravante, nagawa nilang i-update ang kanilang kaalaman at estratehiya upang higit pang makapacitate ang mga tagapagpatupad ng programa, mapalakas ang operasyon at functionalities ng DOLE 12, at ma-replicate ang mga best practices ng mga partner implementers nito upang mapabuti ang kanilang SAP operations. Pinasalamatan ni Director Agravante si Director Gutib sa pagtanggap sa kanilang kahilingan, gayon din sa Bukidnon Provincial Field Office Team dahil sa manpower support at pagbabahagi ng kaalaman. Nagalak naman si Director Gutib sa pagkakapili sa Region 10 na gawing benchmark para sa patuloy na pagpapabuti ng Social Amelioration Program upang itaguyod ang kapakanan ng mga manggagawa ng asukal. Aniya, umaasa sila na ang naibahagi nilang mga makabuluhang estratehiya at pinakamahusay nilang kasanayan ay inaasahan din nilang magkakaroon ng mas marami pang mga kaparis na aktibidad sa hinaharap. Sa ilalim ng Republic Act 6982, ang Social Amelioration Program ay naglalayong mapabuti ang socio-economic conditions ng mga sugar workers at kanilang pamilya sa mga taniman ng asukal at mga sugar mill na mahina dahil sa seasonality na uri ng trabaho sa industriya ng asukal. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong araw. Susunod na po ang ating panayam kay Bureau of Working Conditions Director Alvin B. Corada upang ipaliwanag sa atin ang panuntunan at iba pang mga detalye hinggil sa pagbabayad ng holiday pay pagkatapos lamang yan ng ilang mga paalala. Oras natin, 17 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Araw-araw ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada and other leading drugstores. Nagkasakit o na-aksidente sa work? Don't worry! May ECC na handang tumulong sa'yo. Ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Maliban pa ito sa makukuha mong benefits from SSS at GSIS. Kapag nagkasakit o naaksidente sa trabaho, merong loss of income benefit na pwedeng maklaim. Merong tatlong klase nito. Una, Temporary Total Disability o Sickness Benefit, kung saan ikaw ay nagkasakit o naaksidente at kinakailangan mong umabsent ng ilang araw hanggang 8 buwan. Pangalawa, Permanent Partial Disability. Ito ay kapag may nawalang parte sa katawan mo o kaya function ito. Pangatlo, Permanent Total Disability.
o yung kapag di ka na makabalik sa trabaho dahil sa sakit o aksidente. Maliban sa loss of income benefit, meron ka pang makukuhang medical benefit from ECC. Ito ay reimbursement sa mga nagastos mo sa gamot pati na rin sa ospital at medical care. Kung ikaw naman ay nagkaroon ng permanent disability, may karagdagang benepisyo ka pang makukuha mula sa ECC. Ito ay ang Carrier's Allowance, kung saan magkakaroon ka ng karagdagang 1,000 pesos per month. Kagaya ng SSS at GSIS, mayroon ding death and funeral benefits mula sa ECC kung work-related ang sanhi ng pagkakamatay ng employee. Sa private sector, doble benepisyo ito dahil iba pa ang death and funeral benefits ng ECC sa SSS. Samantalang sa public sector, ay funeral benefits lamang ang pwedeng sabay na i-claim. Pagdating sa death benefits o pension, ay pipili ang iyong beneficiary kung EC o GSIS benefits ang kukunin. Ito ay dahil sa exclusiveness of benefit policy ng GSIS. Maliban pa sa mga yan, meron ding rehabilitation services ang ECC para sa mga PWRDs o persons with work-related disabilities. Kabilang sa mga rehab services na ito ay free psychosocial support, physical o occupational therapy, vocational at livelihood training, at assistive devices gaya ng prosthesis at wheelchair. For more information, pumunta lang sa pinakamalapit na ECC office sa inyong lugar. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat, ha? Work Accident or Illness Report COVID-19 Form. Work Accident or Illness Report, or WAIR, COVID-19 Form is a type of report that concerns accident and illnesses that took place inside the workplace, including COVID-19 related cases. Establishments are required to fill out and submit this form every month, with or without any COVID-19 cases. The WAIR COVID-19 Form. The form is composed of two sections, Section 1 and Section 2. The first section of the form contains the company's profile, which consists of establishment name, establishment address, name of employer, nature of business, and number of workers. The second section of the form contains details of the company's COVID-19 prevention and control. It includes report on use of COVID-19 health checklist, which consists of worker details, guest details, where were workers referred. The second section also includes the report on which testing was performed by the company, whether it be RT-PCR, gene expert, rapid test. It also includes the total cost for the reference month. The WAIR COVID-19 form is to be submitted every month with or without COVID-19 to Dole office with jurisdiction over the establishment. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Dole sa AFP Radio. Oras natin, 23 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Isa ang buwan ng Disyembre sa may maraming declared holidays sa bansa. At for sure, karamihan sa atin despite na holiday ay pumapasok pa rin sa ngalan ng pagbibigay serbisyo sa ating mga lugar paggawa. Ngunit, ano nga ba ang iba't ibang panuntunan sa pagbabayad ng holiday pay at sino lamang din ba ang maaaring makatanggap nito? Pag-uusapan natin yan kasama si Dole Bureau of Working Conditions Director, Attorney Alvin B. Curada. Magandang umaga po, Director Alvin. Si team po ito ng IPS. Hi, good morning team and good morning sa lahat po ng nanonood dito sa program po ng Department of Labor and Employment. Opo, welcome po sa inyong first guesting dito sa Dole sa AFP Radio, Director Alvin. Opo. Director Alvin, sa bisa ng Proclamation No. 90, Series of 2022, idineklara na po ang mga regular holidays, gayon din ang mga special o non-working days sa bansa para sa taong 2023.
Ano po ba yung mga pagbabago sa nilalaman ng nasabing proklamasyon mula sa mga taunang deklarasyon ng mga holidays sa bansa, Director? Oo, merong dalawang mahalagang pagbabago, Tim, relative sa holidays natin under Proclamation Number 90 Series of 2022. Ang pinakauna dito, yung pagbalik ng special non-working days ng January 2 and November 2 para sa taong 2023. Kasi nung nakaraang taon or this year, ito ay special working holiday. But for 2023, yung January 2 and November 2, 2023 ay special non-working day na. Ang isa pang pagbabago dito sa Proclamation Number 90 Series of 2022 ay yung paglipat o ng ating mga regular holiday sa pinakamalapit na araw ng Lunes. Isang halimbawa dito yung ating Araw ng Kagitingan that we celebrate every 9th of April. Sa taong 2023, ang April 9 ay araw po ng Linggo. Dahil po sa bisa ng Proclamation Number 90, ito po ay gugunitain natin ng April 10, ito po ay araw ng Lunes. Ang isa pa ay yung Bonifacio Day, tuwing November 30 naman, bawat taon. Ngayong taon, ito po ay gugunitain natin ng November 27, 2023, araw uli ng Lunes. So yun yung mga dalawang pagbabago ng ating mga pag-o-observe ng holidays sa 2022 base po sa Proclamation Number 90 Series of 2022 na pinalabas po ni President Marcos. Opo, kaugnay po Director nung paglilipat no sa pinakamalapit na Mondays, nabanggit din po sa nasabing proklamasyon yung salitang holiday economics. Ano po ba yung kahalagahan ng pagdedeklara nito, Director? Kung naalala mo, Tim, itong yung holiday economics ay ginamit na rin noong 2007, noong panahon ni President Macapagal Arroyo. Apo. Dahil sa pagsasabatas ng Republic Act 9492. By virtue ng batas na iyon, nililipat yung holidays sa pinakamalapit na Monday or Friday para bigyan ng opportunity yung ating mga manggagawa na makaselebrate or makaspend ng kanilang longer vacation time. Magkaroon sila ng long weekends. Sa pamamagitan ng long weekends, we encourage yung ating mga workers na maging turista sa ating bansa, mag-spend sa ating mga malls, mamasyal. Dahil po sa expenditure na yon sa ating mga service establishment, ito po ay malaki ang contribution sa ating gross domestic product. Kaya napakatulong din po ito sa pag-unlad ng ating bansa. Opo. Siguro po, no, Director, baka po inire-relate ito doon sa pag-boost ng ating tourism industry, lalo na ngayong kumakaharap pa rin tayo sa pandemya. Tama ka. Kasi nung panahon ng pandemic, yung ating mga establishments nasa service and accommodation industries talagang bumagsak sila, so baka ito will assist them in reviving yung kanilang mga businesses. Opo. Ngayon naman po, Director, para sa kaalaman ng ating mga kamanggagawang nakatutok ngayon, sino lamang po ba yung entitled sa holiday pay at sino din po ba yung exempted mula sa pagbabayad po ng holiday pay? In general, base sa ating labor code, lahat ay entitled to a holiday pay pag pumasok sila sa araw na iyon. Pero meron lang mga hindi entitled sa holiday pay. Kasama tayo dito, Tim, yung mga empleyado ng gobyerno, wala tayong holiday pay. Kahit nagtatrabaho tayo ng holidays at Sabado at Linggo. Kasama rin sa hindi entitled ng holiday pays yung mga nagtatrabaho sa retail and service establishments employing less than 10 workers at yung mga domestic helpers at yung pong mga personnel in the personal service of others. Opo. So kasama po pala sa exempted yung mga kasambahay, no, Director Alvin? Opo. Ano naman po, Director, yung pagkakaiba ng regular holiday mula sa special non-working day? At syempre po, for sure ito yung inaabangan nila. Paano din po ba yung computation sa mga ito? Okay. Malaki ang pagkakaiba ng regular holiday tsaka special non-working day. Ang regular holiday kasi, pumasok ka man o hindi,
ikaw ay makakatanggap ng holiday pay. Iba-iba lang yung rate. Kung ikaw ay hindi pumasok, ikaw ay entitled ng 100% of your basic pay. Kung ikaw naman ay papasok sa regular holiday, 200% ang tatanggapin mo. Sa special non-working holiday or special non-working day, ang ino-observe natin ay no work, no pay. Kung hindi ka pumasok sa special non-working day, wala kang sahod unless merong favorable company policy o merong provision sa collective bargaining agreement na nagbibigay pa rin ng holiday pay sa special non-working day. And then ang computation natin dito kung ikaw ay kung ito ay regular holiday dahil 200% ang matatanggap mo, lahat ng basihan ng iyong premium pay, ito ay nakabase sa 200%. So medyo malaki-laki ang matatanggap ng ating mga manggagawa pag pumasok sila sa regular holiday. And then kung special non-working day naman, parang ordinary day lang ito, meron kang 30% kung ikaw ay pumasok, and then 50% naman kung ikaw ay rest day mo yon at ikaw ay pumasok sa special non-working day. Opo. Ano naman po, Director, yung panuntunan sa pagbabayad ng holiday pay kung sakali pong mayroong dalawang magkasunod na regular holidays? Alam ko po, may mga instances na umapatak po ito kapag Holy Week, Director. Right. Oo. May mga ganun nga. Nangyari na ito in the past na dalawang magkasunod na holiday. Ang ating pong mga workers ay entitled po ng dalawang holiday pays. Kung ito po, kung hindi po siya pumasok, makakatanggap po siya ng 100% doon sa unang holiday at 100% naman po sa susunod na holiday pay. Pero kung siya po ay pumasok sa dalawang holiday pay, holidays, sa unang holiday, siya po ay makakatanggap ng 200%. Sa sunod naman po ng holiday, 200% din po. Kailangan talaga pumasok para dagdag din sa ipon. Opo. At yung mga kamanggagawa. Ngayon naman po, Director, no, dahil nasa kasalukuyan po nasa pandemya pa rin tayo, mayroon po ba tayong binibigyan ng exemption mula sa pagbabayad ng holiday pay? Lalo na po yung mga nasa micro, small at medium enterprises, Director. Naintindihan ng Department of Labor Employment yung kalagayan ng ating mga micro-enterprises. Pero unfortunately dito sa ating sinusunda na legal framework, yung provision natin sa Labor Code, walang exemption sa pagbabayad ng holiday pay. Kaya ini-encourage natin na mag-usap-usap sila sa kanilang mga iba-ibang workplace bipartite mechanism. Paano talaga makumpli yung pagbabayad ng holiday pay sa ating mga manggagawa? Opo. Pero meron po ba tayong mga intervention, Director, na ibinibigay sa MSMEs para po makatulong? Kunwari, baka meron po tayong mga pa-loan. Oo. Ine-extend sa kanila. Meron na loan facility ang SB Corp. Hindi ko lang alam kung... Kasi ito ay limited lang yung kanilang budget at ang number of employees na pwedeng mag-grant ng loan ay limited lang din. But they can explore and pupunta sila sa website ng SB Corp para tingnan kung meron pang available loan facility para po dito sa pagbabayad ng holiday pay. Kasi kung nabalitaan mo, Tim, yung ating mga micro-enterprises na hirap sa pagbabayad ng 13-month pay, nagbigay ng loan facility yung SB Corp but hanggang 40 employees lang, hindi lahat ng employees. So, pero malaking tulong na rin yun sa ating mga micro-enterprises. Opo, kung sakali pong gusto nilang mag-avail ng loan, no, maaari po silang sumangguni sa Small Business Corporation ng DTI, ano, Director? That is correct. O, pumunta muna sila sa website, baka may mga information doon. Opo. Susunod naman po, Director, kung sakali pong tumapat yung holiday pay sa yearly inventory o scheduled maintenance ng isang kumpanya, paano po yung panuntunan natin sa pagbabayad ng holiday pay? Oh, kung ito ay special working day or special non-working day, hindi makakatanggap ng sahod yung ating manggagawa kasi hindi sila pumasok sa trabaho. Pero kung ito naman ay yearly inventory or scheduled maintenance at ito ay regular holiday, makakatanggap sila ng 100% provided pumasok sila sa huling araw
bago mag-yearly inventory, bago mag-scheduled maintenance. Yun lang ang requirement para mabayaran sila. Opo. So ang requirement po para mabayaran, kailangan pumasok po sila yung a day before po nung kanilang nung scheduled maintenance ng kanilang kumpanya. That is correct. Opo. Sa inyo pong datos, Director Jen, sa BWC, gaano po karaming lugar paggawa na inyong na-inspect o na-i-report sa inyong tanggapan ngayong taon ang hindi pa po nakasusunod sa pagbabayad ng holiday pay ng kanilang mga empleyado? At meron po bang parusa na kakaharapin yung mga employers kung sakali pong mapatunayan na tumatanggi silang magbayad ng holiday pay ng kanilang mga empleyado? Ang ating labor inspectorate system, ito ay comprised of 1,000 plus labor inspectors sa iba-ibang region po ng ating bansa, ay nakapag-inspect ng 80,915 establishments. Of that number, 97% are compliant. Meron po tayong around 2,000 na mga establishments na may mga findings on non-payment of holiday pay. Pero ito kasi ay inspection findings. Meron kasi tayong prosesong sinusundan sa inspection rules natin na pag nakitaan sila ng inspection findings, for example, itong non-payment ng holiday pay, sila ay binibigyan ng remediation period, kung saan maikorek yung kanilang violation. Yung iba naman, umaabot sa mandatory conference, tinitingnan yung mga payroll, kung talaga bang nakapagbayad sila o hindi nakapagbayad ng holiday pay. Okay. After po ng hearing at kung napatunayan na hindi talaga nakapagbayad at hindi nagbayad yung ating establishment or mga employer, ang ating pong mga regional director ay mag-i-issue ng compliance order compelling yung ating mga employer, mga establishment na bayaran yung na-compute natin na holiday pay sa mga affected workers. Opo. So may proseso po pala ito, Director. So sa ating mga kamanggagawang nakikinig, abangan din natin yung proseso kasi may sinusunod tayong proseso para idinggin din yung pagtupad ng ating mga employer sa pagbabayad ng holiday pay. Mm-hmm. Opo. Director, kung sakali pong nais sumangguni o mag-report ng ating mga kamanggagawa hinggil sa usapin ng holiday pay o iba pang benepisyo, saan at paano po nila makokontak ang Bureau of Working Conditions at DOLE? Ang ating pong Department of Labor Employment ay meron pong hotline. Ito po ay 24/7. Dial lang po ninyo hotline 1349 para po masagot ang iyong katanungan kung gusto niyo pong maklarify. Pero kung nais niyo pong mag-report, kung nais niyo pong sumangguni at gusto niyo pong makausap ng personal yung aming mga staff, yung aming pong regional offices, provincial offices at field offices ay bukas po para sa inyong lahat, Monday to Friday from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon. Pumunta lang po kayo para matulungan po namin kayo at sa mga pumunta naman po, masaya naman po silang umalis at talagang naliwanaga naman po sila at natulungan ng ating mga desk officers po sa ating iba-ibang opisina po up to the provincial levels po tayo. Apo. Director, ibinibigay na po namin sa inyo yung pagkakataon na magbigay ng mensahe sa ating mga kamanggagawa at namumuhunan lalo na ngayon pong paparating na ang Kapaskuhan at magtatapos na ang taong 2022. Kami po sa Department of Labor Employment, hinihikayat po namin yung ating mga employer, yung ating mga establishments na bayaran po yung ating mga holiday pay. Lalo na po sa December, puntahan nyo lang po yung website ng Bureau of Working Conditions or ng Department of Labor Employment para makita nyo po yung pinakabago pong labor advisory na inisyo po ni Secretary Laguesma on payment po ng holiday pay for December. Samantalahin ko na lang yung pagkakataon para po encourage din yung ating mga employer establishment na bayaran po yung ating 13-month pay ng ating mga gawa not later than December 24, 2022 at mag-report po online sa aming establishment report portal po ng payment ng 13-month pay not later than January 15 naman po, 2023. Thank you very much, team.
Apo, maraming salamat pong muli, Director Alvin Corada, sa inyong oras at maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa lahat po ng mga kasama natin sa Bureau of Working Conditions. Thank you. Thank you again, Director Alvin. Stay safe po. At narinig po ninyo, mga kamanggagawa, ang tinig ni Director Alvin B. Corada ng DOLE Bureau of Working Conditions. Para po sa ating mga kamanggagawa na may nais isang guni sa BWC, maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official website sa www.bwc.dole.gov.ph. Nariyan din po ang kanilang mga contact details. Para naman po sa iba pang mga labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang DOLE Hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. At syempre, maaari din po kayong tumawag sa aming DOLE Mobile Hotline number 0961-595-8439, Lunes hanggang Biyernes yan, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349@dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Siyempre, mga kamanggagawa, ilike nyo na ang aming FB page at mag-subscribe sa aming YouTube page para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na naman pong programa o pulisiya ng DOLE ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE Official Facebook. Bago magtapos ang programa, syempre babatiin po muna namin kayo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Sa ngalan ng aking mga kasamahan sa DOLE Information and Publication Service, gayon din sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Team Laderas. Tutok lamang po ulit kayo, mga kamanggagawa, para sa ibang mga programa at serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras natin, 43 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.